good fight, boys. Paranaque number 11. Si paring ano, intersection, paring Athena. This is gonna be good. Pero eto na, pasok na tayo into the Land of Dawn para sa ating final series, game number 2 ng Aura PH versus Work Oster Force. Amayan yung mga shoutouts, guys, dahil this might be the defensive item. But right now, going yes, back na tayo na sa game number 2. Yes, and as of now, nako, makikita ba natin both sides of the team focusing on their purple buff, the usual thing para sa magkabilang team natin dito. Pero look at the positioning of Unravel and PMA mo dito, really wanting to clear out the minion wave as fast as possible, pero Unravel actually trying to engage dito on counter jungling against Greed. So far, yung Yisun Shin natin, wala pa siyang eject, pero may katagalan yung cooldown natin dito, pero sinusubukan niyang i-delay with the retry, masisecure ng aura. Nakita mo yung pagdabog niya, hindi ko inabutan. I-eject ko na lang ulit dito sila Grid Sopat. Nagdabog ng very slight. Pero dito, that is a 1-2-2 line na for Aura PH. Meanwhile, halos same naman yung nakikita natin for Work Oster Force. And difference is that mabilis mag-rotate dito having the Jawhead on their lineup. Maghahanap lang talaga ito ng mga possible entry points. Aura PH. Look at Unravel here. Na? Na-spotan niya naman si Grid Sopat. Pero ang gusto niya dito, Jitkundu knock up. Pero dito si Kosti napapasama with the normal attacks coming from Grid Sopat. Hindi na nag-connect yung traces niya. Instead, sabi nila, focus na lang muna tayo sa mga minion waves. Hindi natin kailangan makipagbanggaan agad-agad dito against Work Oster Force. Mm-hmm. Alam, actually, guys, yung ginagawa dito ng Aura PH is they're trying to kill or to shut down yung Uranus. No, pero eto ah, on the bottom lane kasi, yung Uranus ang pinapahirapan nila. Why? By the time na magkaroon ng item ang Uranus, this is what's exactly going to happen, no? Either cut lane or mga harabas ng mga harabas ng kalaban natin yan onto the other side. So early as possible talaga sinashutdown na nila, dinidelay na nila yung item. Pero Work Oster Force naman dito, onto the top lane, sila yung may kalamangan against, against dito sa ating Esmeralda. Trimart EZ being very aggressive onto the top lane. Chuvi ultimate onto the top lane. Aray ko po! That Shuriken securing a first blood against Aura PH. Proving us that stats don't lie in terms of first blood or early kill dito. Work off server sa kakalamang. Pero there is an exchange yata na gusto ni Sephiroth. Di naaabutan pa because shield will be up for Trimart EZ. Instead, Unravel with PMA mode shoot. Ooh, ejector? On the other side, ejector combination. Look at that. Thunderstrat will connect as well. May luck na nga. May pang burst pa. I like the Eudora as a pick for Work Oster Force, Baymax. How about you? Yes, yun nga yung sabi ko kanina, di ba? That's probably going to use, pero on the top lane, another keep it happening with Ejector. From the top, make it drop talaga with boom bagsak, pero wala siya nakuha exchange. Instead, si Chu dito, masyado na maasim overstay ang tawag dito. Traveling dito nga doon sa basketball. So look at that PMA mode with the flicker. Nag-connect ang ball of lighting and the knockout, sir. Or rather, the left hook punch dito nang gagaling kay Trimart EZ. But right now, guys, kita naman natin 1-4 ang ating score. Aura PH 1-0 nga against Work Oster Force. Pero in terms of early game advantage into game number 2, parang naaayon sa Work Oster Force. Actually, yes, naaayon na to sa Work Oster Force. Why? They took down kills, they took down golden plates from the top lane, and as of now, almost taken down na rin yung turret natin dito. Maganda yung pinapakita nilang rotation. Maganda yung ginagawa nilang pick off. They really know who to shut down. Sabi nila, isa shutdown nila yung Rhinos natin. Isa shutdown namin yung Esme ninyo. Pero another defense mag namin yung ejector dito. Ejector na naman dito. Nagkaroon ng combination coming from Work Oster Force. 1-2 punch! Kumbaga, ganun agad ka-straight ang binigay ng Work Oster Force. But right now, cause him being harassed, Creed so fast with the traces, nagkoconnect, pero hindi enough to take him down. But taking advantage of energy shields for Aura PH, which is a good sign kahit papano to negate the gap na nagagawa ng Work Oster Force in terms of network. But look at that brilliant activated by Lunok and Unravel, almost half an HP left dahil sa nangyaring pagdaan niya lang na yon. Yes, and as of now, Maring Athena, 4 minutes into the game, 1-5 tayo. Work Oster Force, 1,800 lang naman yung gold deed. Uy, ito yung kinagandahan sa ginagawa ng Work. Pakito already having that Bloodlust Axe against us Esmeralda na wala pang Enchanted Talisman. So this is good. Napakalaki ng kalamangan nila. It's really evident as of now. Rotation-wise, sila rin yung nakakalamang. This is going to be a secured turtle para sa side ng Work Oster Force unless magkaroon tayo ng commitment from the side of Aura PH. Pero most of their members, medyo may kalayuan pa.
Boom, bagsak with the falling star mo, nag-connect dito sa dalawa na meron. Pero hindi, na-secure pa rin dito, na-chewin yung kanyang turtle buff. Instead, si Boom, bagsak mo, mapababagsak yata ang 3 Martisi. Pero nice job coming from Paquito. Killing spree pa nga ang maipangsasagot niya. May kasama pang sticker na Alter Ego, go, go, go! Eh, parang ito yung nangyari kanina, no, na yung game number 1, binasa lang ng Blacklist International yung execration, pero sa Work Oster Force ngayon binasa din nila yung aura nung game number 1. Ah, pero ito nakikita natin ngayon yung Aura PH still doing their best para makahabol in terms of farming dito, kasi 3k na yung kalamangan ng work from Aura. Aura PH right now talagang dihados recados ang nangyayari sa kanila. Look at the top lane, Esmeralda Dermana na pupuruhan ni paring Paquito dito with an outstrike ng German para mabank away, pero under middle lane na teammate na happening once again. Counter engage galing dito sa Work Oster for securing a kill against Aura PH. Sephiroth is down, si Intersection na nabiktima sa sarili niyang Intersection Baymax. Hindi siya nag-left right look muna bago tumawid. Yun ang golden rule natin pagdating sa mga team fights. But right now, Kosei and Prince Sofa nakikipag-1v1 with the Great One, pero Vitos may bandang top, make it drop then. Falling Star pinakatiligtas pa. Megacool will be secured by 3 Martizi. Oh my gosh, top lane as well na secure dito in terms of objective. Nakalamang dito ang Work Oster first, pero look at that gold lane din, napapaligira ka na namin. Brilliance ang mga binibigay niya nga dito, pero look at that, hindi na siya makakaligtas because Chew with the Hayabusa will secure a killing spree. Still on the top of the stream, Martizi trying his best to sustain himself. Unravel, gigil na gigil kung sino mabangga ay talagang gigiba. Yes, nako, grabe yung galawan dito na pinapakita ng Work Oster Force. In terms of rotation, talagang minamama nila yung Aura PH. Aura PH still trying their best, pero hindi na nila kayang i-pick off yung mga miyembro dito. Ang laking tulong ng Eudora with a Thunder Strike, almost secure kill na kagad kung sino yung unang may ejector ni Unravel. Ejector, no? Makikita natin yung ejector dito ang tindi, pero ineto another team is happening dito with a quad shadow, and shadow kill is enough to take down a member of Aura PH, pero bumuhan pa rin na matindihan dito yung ating Esmeralda is going to be taken down as well by our Paquito, pero separate to the Chow Jet Kundo, pero Way of the Dragon has been committed as well. Medyo may kakunatan yung ating Paquito, pero hindi na nga magtatagal yung buhay niya rito. Kosei papasok pa dun sa likod under the turret, shadow, quad shadow is going to connect against Sephiroth. Sephiroth very low on HP, pero makakatakas ng Dirman against the Haya Busa. Ito yung sinasabi ko kanina, Marang Athena, antinde ng ginagawa ng work. Right after taking down an objective, punta rin sa teamfight. After ng teamfight, balik uli sa objective. Matindi sila ngayon. Nakikita naman natin dito, in terms of turret takedown, that is 0-0. Ay, 0-3 dito ng Work Oster First, which means Work Oster First is doing a great job actually in harassing Aura PH. And look at Unravel here, naman being aggressive. Oh, yung better way of the dragon dito, pero may sagot si Chu with that unstoppable takedown. Sephiroth with Unravel, that is an balanced takedown para sa magkabilang team lang din man. Hindi naman natin pwedeng sabihin na meron nakalamang since both of the takedowns were tank. Yes. Pero as of now, Maring Athena, what is the current items ng mga member dito na magkabilang team? Pero wait, ay, kala ko tatalunin ni Boombagsak eh. Wala pa pala siyang Falling Star mode. But item check tayo, COD for Lunos. Meanwhile, going in for the BOD pa lang dito. Si Greed So Fat, are you using Shin ng Aura PH? Meanwhile, Work Oster Force already having immortality for the first build dito sa Jawhead natin. Blood is at with the Brute Force Breastplate. Pero wait, hold that thought, Baymax! Kuya, Dragon kinumita dito, pero with the Purify, hindi sa matatamaan na disabled. Pero Falling Star One is going to connect onto the enemy keeper. Unravel still on the go with a Smart Missile. Sino na? Chu is still on the go with the Consados. Ang ganda ng Micro Organ. Hindi ginagawa niya rito, pero hindi na siya magtatagal. Ang sa members of Aura PH, Kosei Stone, One Leper, here comes 3 Martizi. Sasalubog sa dalawang member dito. Knockout Punch will not connect. Left Hook Jab is going to connect. It's been Knockout Strike. With that additional buff coming from his passive, is going to connect. Pero that is going to be a 2-for-2 exchange in favor of Work Oster Force. Bakit? Kasi kung makikita nyo guys, yung push and turn turrets ng work mataas na compared sa Aura PH. Yes, nabigyan pa ng space lalo dito sa 3 Martizi. As we could see guys, may kunat, may damage pa. Athena shield and brute force breastplate for Uranus as well has been purchased. Meanwhile, lightning truncheon, kaya naman pala yung pagbagsak dito ng thunder strat, talaga naman ramdam na ramdam yung galit ng langit. Blade of Despair naman for the first item of Hayabusa. Kaya naman yung shadow kill niya enough guys to punish one hero kung sakali mang may maligaw from Aura PH. Meanwhile, Glowing One pa lang yung first item dito with the Curse Helmet for the Chew. But right now, Sephiroth going in with the kick
Pero wala makukuhang perfect play. Instead, there will be a counter goal dito sa may bandang likod. Nako, ganda naman na takedown doon with the Eudora para hindi pa itong sumakbakan natin. Targon dito tayo under 33. Martisi, very low on HP. Lunok this down as well. Unravel lang natitira dito. Pinipili tumakbo. Pero look at the Esmeralda. Polisamon, hindi magkoconnect. Pero knockout punch will connect. Indeed, look at that left hook by the Pakito. Basic attack na lang ang ginagawa ni Chu dito to secure another kill for their team. 2-for-1 exchange ang nangyayari para hindi pa yata tapos. Talagang gusto pa magparamdam ni Kosei on the middle lane. Pero Sephiroth dito with the way of the dragon. The turret kasi hindi makakapasok sa range. Kosei ang taas ng regenerative powers niya as of now. And grabe yung ginawang pick off doon ng Aura PH. They initiated the team fight dito pero nagawa pa rin sumagot yung work Ostor Force. And as of now, makikita naman natin the Lord is being aggravated by work maring Athena. 2-for-1 yung nag-exchange doon. Pilit na dinaan sa biglaan ng Aura PH pero hindi nagpadayag ang work Ostor Force, maintaining their composure in terms of team fight as well. This is a free Lord indeed. Hindi na makakalapit pa ang Aura PH, which means that they have to stay on their ground as much as possible. Walang ma-pick off para matunaw nila agad-agad yung first Lord natin dito against work Ostor Force. But look at the rejector na ginamit agad ni Unravel. Nako, Falling Star Moon na didn't connect, no? Pero ang ganda nung ejector na ginawa doon ni Kose. And look at the position of Trimart Easy dito. I think he is going to hit under the turret. Talaga namang with the jab, with the left hook, with the knockout strike. Pipilitin niya pumasok. Pero with the Witcher Towers, yata ay mapupuruhan dito. Walang sumalo ng damage sa isang Chang O. Kaya mapipick off at mati-take down ang ating Pakito. Whilst the Lord marches in onto the top lane, paring Athena, nahihirapan pa rin ngayon ng Aura PH. Nakaka-take down sila, but they can push a turret against work Ostor Force. Mountain Shaker has been committed as of now. Ano bang pwedeng gawin ngayon ng Aura PH? They have to stay on their ground, choose their fights wisely as much as possible. Ang dami na sa sayang na play actually. Yung mga jump cover from Killuash, hindi masyado nagko-connect. As much as possible, iwasan nila yung ganong kakalaking error, which gives work Ostor Force a window to go in for a kill. Katulad nito, Baymax, dinidish out lang ni Kosei yung regenerative powers niya para mabait out na lumabas mismo yung work Ostor Force while they're too busy covering up all bases or all sides against Aura PH. Hawak nila in terms of map control and even the jungle nasa side pa rin ng Ostor Force. That is 6,000 gold lead against 30,000 na ng Aura PH. That is 7 to 16 16 kills natin dito sa ating 12 minute mark. Ito game number 2. Look at the item position as well. Lamang ang item dito na parang Hayabusa natin. Endless battle with the BOD. Meanwhile, first item pa lang na nabibuild dito ng isang Yi Sin Shin. Immortality rin naman para with the Athena Shield combination for Johead. Kaya nag-grow siya as a caster. De, charot lang guys. Grabe. Oracle naman binili dito ng isang Uranus. Just to counter at the regenerative powers dito ng Aura PH. But look at that. Sinereresap lang ni Unravel yung buff dito ng Aura PH. Pero look at that setup na nanggagaling yata dito kala Trimart Easy beating their time slowly but surely. Nako, Falling Star Moon will connect indeed. Pero look at the knockout strike na binibitawan ni Pakito rito. Pero not enough damage yan galing sa kanya. Kailangan niya ng mga miyembro. Kaya siya ay naipit dito sa may bandang eskinita. Matitake down. Pati yung Pakito. Cho is down as well. Pero Cho, tumatakbo pa pala yun. Medyo may kakunatan si Kose dito. Pero apat ang bubanat. Kaya walang makunat sa marami. Mapipilitan tumakbo ang mga miyembro ng World Oster dito. Yun yung kailangan iwasan ng World Oster Force. Yung lumaban sa medyo maskip na eskinita. Why? Falling Star Moon from Esmeralda. Pero on the middle lane, Major Shawon will connect indeed with the flicker just to secure. Makakakuha sila ng takedown. This is going to be the very first turret na nahawakan ng Aura PH for work Ostor Force. I like the fact na sinabi mo kanina about Kosei na dinidish out niya lang yung kakunatan niya against Aura PH and kailangan hindi ma-debate lagi yung Aura PH dito ni Kosei, guys, no? And I believe Aura PH already has learned their lesson. Kita naman natin yung mga ins dito ni Boombagsak or even the grid so fast. Big Daddy Grid in initiation for the Meteor Shower. On point na kung i-compare natin sa earlier matches nila into the 10 or 8 minute mark na talagang hindi masyado nagko-connect against work Ostor Force. That is the kind of setup that they need to get at least 2 time purse nga eh, 'di ba? Time purse lang ayan. Hey, fun fact about time purse, no? Ang pinaka-original word talaga niya is time freeze. Hindi ko alam kung paano naging time purse.
dito sa Pilipinas, no? Pero eto na naman, Mountain Shackers been committed just to know the exact location. The enemy team is unravel with the way of the dragon. Dito kami from Sephiroth. Damage output! Yan yung sinasabi ko! Against a Jawhead, yes! Eto na, nakikinig sila nung habang nakapost tayo. Sabi ni Maring Athena daw, guys, peak off lang tayo, tapos wag tayo magpa-peak off. Kaya ayun, kinuha nila kagad si Unravel dito. Whilst on to the top lane, Uranus is still doing his job, split pushing like he always does. Pero Cho, ang ganda na position din dito. Gusto yata to make down dito on the middle lane. Apat yung miyembro makalaban niya. Cho might fall down the wall, I will not connecting. There goes to take down, mega kill. Yung yes yung sinate, pero hindi pa tapos. Kose dito, still trying to aggravate si enemy team. Kaso hindi yan sapat. He doesn't have any damage to make him back away as the Lord responds onto this game. Level 2 Luminous is up. This is going to be a problem for Work Oster Force. Kose still on the go, ayaw magpadaig. And as of now, look at this. They are currently finding the members of Work. Maring Athena. I like it that tinatapat talaga nilang pilit ni the Esmeralda into the Uranus, just absorbing the shield's Baymask and as well as the setups coming from Sephiroth. And guys, gusto ko lang din i-point na the time crucial yung gantong class in line of for Work Oster Force, but there is an initiation na naman dito sa may bandang Lord Baymax. Nako, ang ganda ng meteor shower dito. Para si Dream RCZ ang mapupuruhan. Susubukan niya lumabar against 4 members dito. Kaso masakit na yung damage. Masakit yan. So Jean Flicker is going to be forced to use away. Pero look at Uranus. Hindi sa pasama sa teamfight. Split pushing lang naman dito. Westworld also forced. Still tries their best para makontest yung Lord natin dito na kung galing kay Trimar TC. Falling Stamon will not connect counter anyone. The Lord has been secured by Aura, PA, Thunderbolt, and Lightning. Magkoconnect dito pero hindi pa siya very frightening. May disiplina. Tama ka, Maring Athena. Yung Aura PH dito, usually makikita natin right after the Lord, they would go for a team fight. Pero Aura PH, being known as one of the chillest teams dito sa ML industry natin, syempre, wait for the Lord to respond, clear out their jungle camps, yeah, bago mag-go uli for another team fight. I like it that they're taking their time, Baymax. And I like to point out, guys, yung ganito klase ng draft for Work Oster First really works into the early to mid game. Pero pagdating sa late game, natatapos na yung time frame na talaga nag-online yung isang Hayabusa. Nag-checkmate na siya dito ng Aura PH, just waiting for the perfect moment na matapos yung shadow kill niya. Pero going in for the jump dito si Sephiroth, Baymax. Nagkamali yata siya ng talon dito. Pero si Kose ay makukuruhan lang the damage out. Sa binibitawan, pero Falling Star Moon, kinasado sa may gilid natin ang Raven. Using the unstoppable force for tatlo. Yung connectan front, Falling Star Moon natin sa likod. Kose might fall down as well. Patay na yung Johan dati. Kilis din ay Lunok. Taking down the Uranus. Unrival might fall down as well. Look at the killing spree. Unstoppable pa si Yison Shin. And there goes the end. Nakaba para sa side ng Work Oster Force. Sinusubukan pa magdupapensa ni 3 Martisi dito. Para si Chu might fall down once again. There goes down. Pakito Lunok with the mega kill. Pero Chu is still doing his best para madepensa niya. Bisi lang tapang minion dito yung Aura PH. Pero look at the bottom lane. The minion marches is in. Sabi ng mga minion, tapusin na natin to, guys. For the Aura PH. Sinusubukan niya dupapensa kasi hindi niya nakakayanin pa as Aura PH takes game number 2, securing their position for Sunday.